We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Magandang hapon mga kapuso. Narito na ang Balitang Southern Tagalog. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Live mula rito sa GMA Batangas Station, ako po si Ace Medrano. Ako naman po si Ivy Saunar-Gasang. Hanap buhay ng ilang mangingisda sa Balete, Batangas, apektado ng malamig na klima. Para sa detalye, makakasama natin live si Paul Hernandez. Paul? Alam mo, Ivy, malaking lugi ng araw yung nararanasan ng ilang mangingisda dahil nga sa lamig ng panahon. Kaya yung iba, umi-extra sa pagsasaka o hindi kaya naman ay sa mga construction site. Dalawang beses na lang kung pumalaot si Enrico Salawa ng Taal, sakop ng Barangay Sala, Balete, Batangas. Sa lamig ng klima, dala ng amihan at lakas ng hampas ng hangin Salawa, alam na alam niya na raw nakakaunti lang ang mahuhuli niyang isdang tawilis. Oh, sadyang ganito, taglamig ko ngayon na eh. Ang isda ho ay malinaw tubig, taglamig pa tayo mayroon sa isda. Ang alam lang dito ng isda pagpasok ng March, April, May. Kaya habang pansamantalang tenga sa pangingisda, ang pag-extra raw muna sa construction ang pinagkakaabalahan niya. Ay di, nag-aantay-antay nila. O minsan nag-araw-araw ako sa pagsasaka, construction. Swerte na rin daw para kay Billy na makasampung kilong huli ng tilapia. Kakaunti man, sapat na raw para maibenta ang mga huli. Okay na rin po yan kaysa sa wala naman. Dahil nakakabili na ng pagkain. Pang-ulam, nakakabuhay na ng pamilya. Aminado sina Benedicto at Billy na kalaban nila sa hanap buhay ang ganitong klaseng klima para sa samahan ng mangingisda sa Batangas. Malaking lugi raw sa kanila kapag hindi nakakapalaot. Lumalabo raw ang tubig na nagpapahirap sa kanilang makahuli. Ay, malaki po. Siguro po yung sa siguro mga 30% ng aming fisher po. Yan ay hindi nakakalaot. Nasa 150 hanggang 200 pesos ang nawawala umanong kita sa mga mangingisda. Isang mangingisda siguro mga 500 pesos, 500 to 700. Okay. Pag ganitong tag-ulan, tag-amihan, siyempre, depreciate. May programa naman daw ang Agriculture Office ng Balete LGU para tulungan ang mga apektadong mangingisda dulot ng panahon. Activated naman ang aming preso office dito. Niyahanap nila ng trabaho kahit na sa construction. Nga, pag may mga project din eh, ay di yun agad ang rekomendado ng mayor na preferably ay mga taga-Rini ang kukaning mga workers. Ayon sa Balete LGU, pumunta lamang sa Agriculture Office, peso o sa Social Welfare Development Office para matulungan ang mga apektadong mangingisda. Ivy, ito isang mahalagang paalala mula sa Municipal Agriculture Office. Kung magtutungo o pupunta kayo sa kanilang tanggapan, dapat may dalang dokumento na magpapatunay o katibayan na isa kayo sa mga naghahanap buhay doon sa Maylawa ng Taal. Balik sa'yo, Ivy. Maraming salamat, Paul Hernandez. Ilang tindera ng gulay sa pamilihan, piniling magbenta na lang ng karne dahil sa mataas na presyo nito. Alamin yan sa report ni Andrew Bernardo. Kung dati gulay ang palaging binibili ni Risa sa pamilihan sa Balete, Batangas, ngayon karne na lang ang binibili niya at inihahain sa pamilya. Mahal po ang presyo ng gulay ngayon. Malaki po ang gastusin namin. Ayon din sa ilang tindera, hindi muna sila nagbebenta ng gulay dahil mataas ang kuha nila sa kanilang supplier, si Aling Edna. Bukod sa kakaunting panindang gulay, kumuha muna siya ng mga karne ng baboy para ibenta. Hinihintay po ang pagbaba.
na sibuyas. Tsaka po yung mga gulay po na ano, tulad po ng talong, sitaw, okra, ganun. Samantala, ayon sa Philippine Statistics Authority Calabarzon, ang mataas na presyo ng gulay ang pangunahing dahilan kung bakit pumalo sa 8.1% ang inflation sa bansa noong nakaraang buwan. Pinakamataas daw ito sa loob ng 14 na taon. Pero wala naman umanong paggalaw sa inflation rate sa Calabarzon. Ang Calabarzon is a self-sufficient in terms of yung sa mga agricultural. Kasi marami naman tayong mga production, ano, tayo nga ang nagsusupply ng ano eh, sa all over the country. Ano. Bagamat walang paggalaw sa Calabarzon, kapansin-pansin naman ang pagtaas ng inflation rate sa mga lalawigan ng Cavite at Rizal. So, siguro dahil malapit siya sa Metro Manila, di ba? Yung mga nandun talaga yung mga activity, economic activities. Tingin naman ng PSA, mas mababang inflation rate ang mararanasan sa Calabarzon ngayong January 2023, lalo't panahon na ng anihan ng gulay at mas mababa rin ang demand nito. Kasama si J.R. Manjares, Andrew Bernardo, Balitang Southern, Tagalog. Paghihigpit sa mga border dapat seryosohin ayon sa Health Authority. Publiko patuloy na hinihikayat ng Health Authority na magpabakuna na kontra COVID-19. Nagbabalik sa report si Andrew Bernardo. Dalawang linggo na ang nakakaraan ng ipag-utos ng Department of Health ang mas mahigpit na pagbabantay sa borders bilang preventive measures ng bansa sa tumataas na kaso ng COVID-19 sa China. Ang bayan ng Nagkarlan sa Laguna noong nakaraang linggo pa naglabas ng executive order bilang pagtalima rito. Ang provincial government ng Lalawigan nauna nang sinabing susunod din sa utos. Bagamat wala pang inaanunsyo, ang bayan ng Ibaan nagkaroon na umano ng aksyon hinggil dito. We were reviewing yung mga vaccines. Malamang sa malamang, we will be doing another screening dito. Eh, mahirap pigilan ngayon eh kasi ramdam na ng tao, kabubukasan na ekonomiya, nakakabangon pa lang tapos bigla mulit harangan, di ba? Pero kung kailangan, we will do that. Sabi ng Health Authority, tinututukan sa EO ang mga airport, pantalan at tourism destination. Pero dapat din umanong maging alerto ang publiko sa kautusang ito. Malapit po sa ating neighbor natin siya. At saka po, ang pakiwari ko po, ano po, personal opinion, maluwag po ang pagpasok ng mga Chinese po sa Pilipinas. So dapat lang naman po tayo maghigpit din po sa kanila. Sakaling baliwalain ang bantang dala ng pagdami ng COVID sa China, maaari umano itong magdulot ng suliranin sa buong bansa. The worst case scenario na nakikita ko is another lockdown, which is hindi na natin kaya. Economically at saka health-wise, hindi na natin kaya ang another lockdown. Pero yun po ang pinaka-worst case scenario pag hindi po tayo nag-ingat. Payo nila sa publiko na palaging sundin ang ipinatutupad na minimum public health standards. Seek consult po sa mga doctors, sa mga health professionals, at saka po yung ano po, lagi po tayong mag-hand wash. Importante po talaga yun. Dagdag pa ng Health Authority, siguruhing nakatanggap na ng booster shot para may panlaban sa sakit, lalo na sa bagong variant ng virus. Kasama si J.R. Manjares, Andrew Bernardo, Balitang Southern, Tagalog. Ilang poultry farmers sa San Jose, Batangas, nagbabawas na ng ilang alagang manok dahil sa mataas na presyo ng feeds. Alamin yan sa report ni Paul Hernandez. Ang mga lugar sa Cavite, Taguig, Mindoro at ibang probinsya sa Kabisayaan ang mga pinagdadalhan ng itlog ng poultry farm owner na si Lina. Sa tatlong dekada sa negosyo, wala pa raw silang palya sa pagsusupply sa mga suki niya. Pero ang dating alagang manok na paitlugin na umaabot sa 50,000 na piraso, ngayon higit 30,000 na lang. Iniinda na niya ang mataas na production cost sa pag-aalaga ng manok. Ang dating nasa 1,000 hanggang 1,200 na presyo ng feeds, 1,600 pesos na ngayon. Kesa tumigil sa negosyo, tapyas na lang daw sa bilang ng mga alaga ang ginawa ni Lina. Apektado din po kami pagtaas ng mga gasolina, apektado din po yung mga gamot namin sa poultry na kinakailangan namin. Lahat po eh, kumbaga eh, may apekta, domino po, domino effect. Sinabi rin mismo ng Philippine Egg Board na may mga umaalis na sa poultry farming. Iba naman, natatakot niya dahil pagka pumasok,
Baka pag dating ng panahon ng mga itlog na yung manok, malugi na naman. So, very insecure yung industry. Ang taas sa presyo ng mga patuka ang nakikitang dahilan ng sipa sa presyo ng itlog sa pamilihan. Tumaas daw kasi ang demand sa itlog kahit may bahagyang pagbaba ng bilang ng na-harvest na itlog, dulot naman ang malamig na klima. So, mahal ang lahat ng gastusin natin, tapos nasamahan pa ng masamang performance due to bad weather. Edi, yun ang mangyayari. Sa kabila nito, nasusunod pa rin daw ng mga egg farmer ang farm gate price na 670 hanggang 720 pesos na kada piraso. Ang ipinagpapasalamat pa ng mga negosyante, wala pa rin tinatamaan ng bird flu sa kanilang mga alaga. Simula pa raw 2019, hindi na inaalis sa bayan ng San Jose ang biosecurity at spraying station. Maingat daw ang LGU sa mga pagpapasok ng mga delivery truck sa bayan. Isa rin sa hakbang para hindi masalisihan ang virus ay ang paglalagay ng apog sa mga daraanan ng mga bisita sa mga poultry farm. Yung tray na ginagamit namin, hindi ho namin ipinababalik. Dahil po, hindi naman namin alam sa customer kung kami lang kinukunan nila ng itlog, baka po yung tray maging carrier. Patuloy lang daw ang LGU sa ipinatutupad na protocol para maiwasang makapasok sa bayan ang banta ng bird flu. Kasama si Kel Ravaca, Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Selebrasyon ng Chinese New Year ng ilang Filipino-Chinese students isinagawa sa Batangas City. Narito ang report ni Denise Abante. Suot ang kanilang pulang t-shirts, hawak ang mga lanterns and ribbons, masiglang sinayaw ng nasa 40 Filipino-Chinese students ang Chinese Lantern Dance sa isang paaralan sa Batangas City bilang paggunita sa nalalapit na pagdiriwang ng Chinese New Year. Batay sa Chinese Lunar Calendar, sa darating na linggo, January 22, ang selebrasyon ng Chinese New Year. Sa Chinese, mayroon isang buwan. Ano mo ay itong January? Minsan ay 12 meses sila nagsa-celebrate yung January. Depende sa year. Every 4 years, kakaroon ng extra buwan ang sineselebration. We adapt the Chinese culture. So we have to celebrate many of the important Chinese events that is related to education and culture. Paunahan ang mga mag-aaral na maglagay ng kanilang angpao sa wishing couplet na isa raw simbolo ng paghingi nila ng kagustuhan sa kanilang mga magulang. Ang mga angpao na idinikit ng mga bata ay ibibigay sa kanilang mga magulang para lagyan ng pera o kung ano mang hiniling ng mga anak. Coloring materials, some bracelets, and necklace. It's okay for me if it didn't granted. At least I still have some love. I wish that I will go to the same school as my brother and to join varsity basketball. At bilang paggalang na rin sa kulturang Pinoy, naglaro rin ng pabitin ang mga mag-aaral kung saan nakakuha sila ng candies at dagdag na angpao. Sa ngayon, naglalagay na ng mga tent at pailaw para sa gaganaping salo-salo sa eskwelahan sa 22 ng Enero bilang pagsalubong sa Chinese New Year. Samantala, maaga ring nag-celebrate ang mga empleyado ng Ibaan ng Chinese New Year kaninang umaga. Pinangunahan ito ng alkalde ng bayan at mga opisyales ng munisipyo na namigay ng ampaw sa bawat isa. Sa tulumpati ng alkalde, sinabing paraan ito ng LGU para ipamahagi ang pagpapalang natanggap sa nagdaang taon. Values nung pag-ampaw, it's not just about money. This is not about kung anong natatanggap mo or ano yung look forward nila. This is about telling them to be reminded ng blessings sa kukuha nila, that they have to share it. Dagdag pa ng alkalde, kasabay ng Chinese New Year ang paglulunsad ng programa kung saan pwedeng sumailalim sa counseling ang mga empleyado ng munisipyo. Kasama si Buhay Adante Jr., Denise Abante, Balitang Southern Tagalog.
Magbabalik telebisyon ang nag-iisang King of Talk, Boy Abunda, sa pinaka-inaabangang comeback, ang Fast Talk with Boy Abunda na magsisimula sa January 23, 4:05 to 4:25 p.m. sa GMA Network. Sinabi ni Senior Vice President for Entertainment Group, Lilibeth Razonable, na siguradong mas magiging patok ang afternoon viewing ng mga kapuso saan man sila naroroon. Dahil bukod sa afternoon dramas, ay mapapanood na rin natin ang real drama mula sa mga paborito nating GMA artist. Sabi naman ni Tito Boy, brilliant idea ang pagbuo ng Fast Talk with Boy Abunda dahil ito naman talaga ang kanyang brand at ang totoong Tito Boy Abunda. Sa programa, mapapanood ang iba't ibang happenings at latest showbiz news plus interview sa mga kapuso celebrity. Bukod dito, mapapanood din ang programa sa iba pang GMA digital platforms. Mapapanood sa Pilot Week si nakapuso primetime queen Marian Rivera, Asia's multimedia star Alden Richards, box office queen Bea Alonzo, and Sparkle Prime stars Glyza De Castro at Paulo Contis. Fast Talk with Boy Abunda simula January 23, 4:05 hanggang 4:25 p.m. sa GMA 7. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Rider patay nang tumilapon mula sa sinasakyang motorsiklo sa Infanta, Quezon. Ang detalye sa report ni Paul Hernandez. Pauwi na sana sa kanilang bahay ang 34 na taong gulang na si John Vincent Cuento. Pero habang binabagtas ang National Road ang barangay Dinahikan sa Infanta, Quezon, nasa pool ng sinasakyang motorsiklo ang tumatawid na aso. Tumilapon daw mula sa motor si John Vincent. More or less, mga 10 metro, sir, eh. Ang distansya niya from sa motorcycle. Okay. Maaaring hindi niya kinaya yung, ano, sir, yung lakas ng pagpreno niya. Uh-uh. Nawalan siya ng balanse. Ayon sa pulisya, nagulat na lang daw ang biktima sa aso na papunta raw sa kabilang bahagi ng kalsada. Lumalabas sa investigasyon na mabilis ang takbo ng motorsiklo. May suot naman daw na helmet ang biktima. Yun nga lang, malaki raw ang tinamang pinsala sa katawan at ulo ng biktima nang tumama ito sa sementadong kalsada. Medyo madilim yung area. Pero sir, ang problema kasi sir, is nakainom si kema natin sir. So, kumbaga, yung impact from the motorcycle tsaka doon sa kanyang pinagtakunan, sir, ay medyo malayo. Naitakbo pa raw si John Vincent sa ospital pero binawian din ang buhay. Doble ingat sa pagmamaneho ang paulit-ulit na paalala ng mga otoridad para maiwasan ang disgrasya. Samantala, sugatan naman ang 39 anyos na lalaki matapos salpukin ng isang mini dump truck ang sinasakyan niyang tricycle sa Purok 1, Barangay Antonino, Dolores, Quezon. Ayon sa investigasyon, nawalan umano ng kontrol sa minamanehong truck ang driver nito sa pakurbang bahagi ng kalsada. Dahilan upang mapunta ito sa kabilang linya at masalpok ang kasalubong na tricycle. Baahon po yung dump truck eh. Baahon, tapos yung pong tricycle po ay balusong. Medyo kurbada nga po. After po nang mabangga po nung mini dump truck po yung tricycle, bumangga naman po sa isang puno po ng niyog po. Ligtas naman ang driver ng dalawang sasakyan at maswerteng walang tinamong galos. Nagpapagaling na sa kanilang tahanan ang sugatang biktima. Ayon sa pulisya, nagkaroon na ng kasunduan sa pagitan ng mga sangkot sa insidente. Paalala naman nila sa publiko na ugaliing i-check ang kondisyon ng sarili, maging ang sasakyan para iwas aksidente. Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Bayan ng Ibaan, Batangas, bird flu free ayon sa lokal na pamahalaan. Poultry farmers pinalalahanan na sumunod sa ipinatutupad na protocols upang makaiwas sa bird flu. Alamin yan sa report ni Andrew Bernardo. Pinuntahan ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog ang isang poultry farm sa Ibaan, Batangas para kuhanan ng pahayag ang may-ari nito ukol sa ginagawa nilang pag-iingat sa mga alagang manok. Pero hindi tayo pinaunlakan dahil hindi umano sila nagpapapasok ng ibang tao sa loob ng farm. Napansin din ng news team, nakaliwat kanan ang paalala na nakapaskil sa gate at kulungan ng manok. Ang sanitation area na ito may kemikal para sa dadaanan ng gulong ng mga sasakyang papasok. Ayon sa alkalde ng bayan, parte lang ito ng mahigpit na protocols na kanilang ipinatutupad lalo't sa bayan nakita ang kumpirmado at pinakaunang kaso ng bird flu sa lalawigan. Because very careful na kami, nadala na kami doon sa ASF. So if you can see, hindi naman kami natag na red zone. So yung action na yon, same thing.
what we did. Naging maagap lang yung aking agriculturist. Actually, it's just a pet duck. So, hindi siya. So, alam mo yun, kaya lang, we have to act upon it. Kasi ayaw naman naming masisi kami ng mga neighboring towns namin. Siniguro naman ng alkalde na wala ng kaso ng bird flu sa bayan. Bagay na una nang sinabi ng Provincial Agriculture Batangas Office, Provincial Veterinary Office, maging ang Department of Agriculture Calabarzon. Magkagayunman, lalo pa nilang hihigpitan ang alituntuning ipinatutupad sa bayan, lalo sa mga magtatayo pa lang ng poultry farms. Applyan ng mayor's permit. Sasama na rin namin sa free services ng munisipyo ang testing ng mga livestock. Basically, siguro hindi na to seasonal, magiging all year round, magiging requirement. Kasi wala kaming di natin matatanggal na livestock area tayo. And tayo ang gateway. Sa tala ng LGU, aabot na sa mahigit 1,000,000 piraso ang inaalaga ang manok sa bayan ng Ibaan. Kasama si JR Manjares, Andrew Bernardo, Balitang Southern, Tagalog. Nakapagtala ang Bulkang Taal ng 49 na volcanic tremors ayon sa 24 oras na monitoring ng FIVOX. Naglabas din ang bulkan ng 6,578 na toneladang sulfur dioxide na may katamtamang pagsingaw na may 900 meters na taas na napadpad sa direksyong Timog Kanluran. Sa kasalukuyan, nakataas pa rin sa Alert Level 1 ang bulkan, kaya mahigpit pa rin ipinagbabawal ang pagpasok sa Taal Volcano Island, lalo na sa main crater nito, maging sa Daang Castilla Fissures at pamamalagi sa lawa ng Taal. Pinag-iingat din ang mga residente sa posibilidad ng pagkakaroon ng biglaang pagputok ng steam o phreatic explosions, volcanic earthquakes at manipis na ash fall. Paglilipat ng holiday na tumatapat sa weekend, ipinapanukala sa Senado. Ilang Batanggenyo hati ang reaksyon sa panukala. Alamin yan sa report ni Paul Hernandez. Looking forward parati ang 41-anyo sa corporate planning assistant na si Rinalyn sa weekend. Dahil sa mahabang araw na pagtatrabaho, deserve niya rin daw ang pahinga. Kaya bonus daw kung ang rest day niya nagiging long weekend pa kapag may holiday na tiyempong Biyernes o Lunes. Bilang solo parent din, at the same time, marami kasing mga gawaing bahay and then yung mga gawain ng aking anak sa eskwelahan para magampanan ko siya bilang kung makalulusot ang mungkahing batas ni Senator Rafi Tulfo, magkakaroon na nga ng mas mahabang araw na walang pasok ang mga empleyado at estudyante sa ilalim ng Senate Bill No. 1651. Kapag natapat ang holiday sa araw ng Sabado o Linggo, sa kadikit na Lunes ililipat ang holiday. Ayon sa Senador, layunin ng panukala na magkaroon ng work-life balance sa mga manggagawa at estudyante na makasama ng mas mahabang araw ang kani-kanilang pamilya. Pabor si Mary Jill sa panukala. Lahat po ng estudyante gusto naman po ng long weekend po. Tsaka nakakadagdag din po ng araw kasi po lalo na po sa mga college na gusto magpahinga lalo. Pero iba rin ang tingin dito ng ilan lalo sa mga manggagawa na walang fixed na day off sa trabaho. Lagi po doon, sir. Dahil wala nga po ano, hindi po siya double pay. Halimbawa rest day ko nga sa Monday tapos holiday. 50-50 po, sir. Sa tingin ko, ganun din eh. Yung ano ng pasahero. Kasi katulad ngayon, hindi pa tayo nakano sa pandemic. Kahit mahaba yung weekend, ganun pa din. Sa mata ng isang economics professor, makatutulong ang mga long weekend sa pagpapasigla ng turismo. Definitely, magbubuk ng lift ng accommodations, magta-travel, so ilan agad na consumption aspect ang magkakaroon which is contributory sa ating gross domestic product. Pero nakikita rin na may epekto ito sa ilang kumpanya o negosyo. Pinakamatatamaan daw rito ang mga nasa manufacturing industry, banking and finance, at maging ang business process outsourcing. It will be good at first, pero pa in long term since the production is bababa or medyo malelesen yung production kasi additional cost para sa kanila, particularly ngayong mga foreign investors natin, sila is hahanap ng ibang countries or economies na nakakunti yung holiday. Una nang ginawa ang holiday economics sa panahon ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, pero inalis din ng manungkulan si dating Pangulong Benigno Noynoy Aquino III. Kasama si Kel Ravaca, Paul Hernandez, Balitang Southern, Tagalog. Sinelyo na ng Perpetual Lady Altas at ng Letran Lady Knights ang twice to beat advantage para sa semifinals ng NCAA Season 98 Beach Volleyball Tournament sa Subic, Zambales. Pinadapa ng Lady Altas kaninang umaga ang San Sebastian Lady Stags
at napanatili ang kanilang malinis na 8-0 kartada. Haharapin ng Lady Altas na sina Janina Padua at Mary Rose Dapol ang San Beda Lady Red Spikers ngayong hapon. Samantala, malinis din ang record ng men's team ng University of Perpetual Health System Delta sa kanilang 3-set na panalo kontra San Sebastian Golden Stags. Pasok na rin ang Altas na sina Louie Ramirez at Jefferson Marapok sa semifinals. Gaganapin bukas ng umaga ang men's and women's semifinals na susundan naman ng live coverage ng finals ng NCAA Season 98 Beach Volleyball Tournament sa GTV 2:30 hanggang 5:30 ng hapon. Mapapanood din ito via live stream sa NCAA Philippines YouTube and Facebook pages at sa GMA Sports YouTube, Facebook at Twitter. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Tricycle driver patay matapos pagsasaksaki ng kanyang kaibigan sa Unisan, Quezon. Suspect sa pananaksak sumuko sa pulisya. Tutukan yan sa report ni Mark Lavaro. Tad-tad ng saksak sa iba't ibang bahagi ng katawan ang tinamon ng 39-anyos na tricycle driver. Matapos saksakin ng kanyang kainumang kaibigan sa tapat ng isang convenience store sa barangay F. De Jesus, Unisan, Quezon. Ayon sa pulisya, pinigilan umano ng biktima ang 34-anyos na lalaking suspect matapos na mag-amok sa mga nakaalitang grupo ng kalalakihan sa lugar. Dahil dito, nagtalo raw ang suspect at biktima na nauwi sa pananaksak. May dumating ng isa ng mga kabataan, talagang kinursunada nito ang suspect. Sinaksak pa nga yung isa, hindi nga lang tinamaan sa pagkat inawat nga nitong biktima. Nagingawat na sila naman ang nagtalo. Ay siya ang hinabol na saksak, mga 20 meters ang hapulan ay doon hinabot. Sumuko sa mga otoridad ang suspect matapos isagawa ang krimen. Hindi naman na-recover ng pulisya ang patalim na ginamit ng suspect. Sa ngayon, nasa kustodiya na ng Unisan Police Station ang suspect at nahaharap sa kasong murder. Patuloy din na inaalam ng otoridad ang pagkakakilanlan ng grupo ng kalalakihan na nakaaway ng suspect. Ayun nga po aming inaharap ngayon para mag-file ng kahiwalay na complaint para sa suspect. Ay talaga daw walang dahilan, pinuntahan lang yung grupo at bugis ng saksakin niya. Nakaburol na ang mga labi ng biktima sa kanilang bahay. Sinusubukan pa ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog na makuha na ng pahayag ang pamilya ng nasawing biktima maging ang suspect sa krimen. Pag nakakainom, huwag nang tahanin sa init ng ulo ang sitwasyon. Umuwi na lang sa kanilang tahanan at huwag nang lumabas sa disoras ng gabi. Mark Lavaro, Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, sa pagdiriwang ng Chinese New Year ngayong weekend, maging IM ready pa rin sa mga posibleng pag-ulan. Base sa datos ng Metro Weather, mataas ang tsansa ng ulan bukas at sa Linggo sa ilang bahagi ng Cagayan Valley Region, Southern Luzon, Visayas at sa halos buong Mindanao. Ayon sa PAGASA, walang inaasahang bagyo o low pressure area sa bansa ngayong weekend. Samantala, patuloy na umiiral ang hanging amihan sa malaking bahagi ng Luzon, habang shear line naman o ang pagsasalubong ng hanging amihan at easterlies ang nakaapekto sa eastern section ng Southern Luzon at Visayas. 14 barangay sa Nauhan, Oriental Mindoro, binaha bunsod ng pag-apaw ng mag-asawang tubig river. Ang detalye sa report ni Denise Abante. Dahil sa naranasang pag-uulan na dulot ng shear line at amihan, umapaw na ang tubig sa mag-asawang tubig river sa Nauhan, Oriental, Mindoro. Nasa 14 barangay ang nalubog sa abot tuhod na baha. Sa tala ng Nauhan Municipal Information Office, nasa 28 pamilya na ang inilikas mula sa mga barangay ng Pinagsabangan 1, Pinagsabangan 2 at Barsenaga. Pansamantala muna silang nananatili sa kani-kanilang mga kaanak. Samantala, hindi pa rin maaaring daanan ng light vehicles ang Nautical Highway sa Pinagsabangan 2 dahil pa rin sa baha. Under silagan po ay medyo mataas pa rin yung level ng tubig dahil yun ang downstream itong Nautical Highway sa Pinagsabangan. Doon lahat halos babagsak ang tubig din ito. Kanselado pa rin ang klase sa lahat ng antas sa bayan, pati na rin ang mga government offices, maliban na lamang ang mga service departments gaya ng rescue teams at DRRMOs. Patuloy naman ang pagpapaalala ng mga otoridad sa mga residente na lumikas na hanggat maaga kung kinakailangan. Para po hindi doon po kailan na palakihan ng tubig dahil naman po ang mga rescuer po ay pare-pares naman pong iisang buhay natin. Ay hindi naman po namin na kayang isugal din yung aming seguridad. Lalo na kung malaki na po ang tubig.
Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Pumalo na sa 4,071,151 ang kaso ng COVID-19 sa bansa matapos makapagtala ang Department of Health ng 251 na mga bagong kaso. Umabot naman sa 3,994,634 ang kabuang bilang ng mga gumaling. Sa Calabarzon Region, umabot na sa 727,755 ang tinamaan ng virus. Aabot naman sa 1,665 ang active cases. Nasa 719,469 naman ang kabuang bilang ng mga gumaling ayon sa DOH Calabarzon. Sa Mimaropa Region naman, umabot na sa 47,974 ang tinamaan ng COVID-19 virus. Nasa 116 ang active cases. Samantala, nasa 46,542 ang kabuang bilang ng mga gumaling ayon sa datos ng DOH Mimaropa. 12 oras na kawalan ang supply ng kuryente mararanasan sa ilang bayan sa Batangas bukas, January 21. Alamin yan sa report. 12 oras sa kawalan ng supply ng kuryente ang mararanasan sa 11 bayan at isang lungsod sa Batangas bukas Sabado, January 21. Yan ang inanunsyo ng Batangas Electric Cooperative 1. Ang magaganap na pagkawala ng kuryente ay alinsunod sa itinakda ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. Magsisimula ito mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Apektado ng power interruption ng poblasyon at lahat ng barangay sa Agoncillo, Calatagan, Nasugbu, Santa Teresita, Balayan, Lemery, San Luis, Taal, Lian, San Nicolas, Tuwi at maging ang Calacas City. Dahil ito sa isasagawang preventive at corrective maintenance at iba pang gawain. Pagtitiyak naman ng Batilec 1, maaaring maibalik ang serbisyo ng kuryente ng mas maaga sa itinakdang oras kung matatapos agad ang nasabing paggawain. Mark Lavaro, Balitang Southern Tagalog. 18 anyos na atleta, hinahangaan matapos isauli ang napulot na wallet sa Daet Camarines Norte. Kilalanin siya sa report ni Mark Lavaro. Lubos ang pasasalamat ni Nicanor Responde, isang tricycle driver sa 18 taong gulang na atleta at grade 12 student na si John Rutas. Matapos nitong isauli ang kanyang nahulog na wallet habang pumapasada sa Patones Avenue, Daet Camarines Norte. Kwento ni Mang Nicanor, mabilis ang kanyang patakbo kaya hindi niya namalayan na nahulog na pala ang kanyang wallet. Pagdating ko po dito sa bahay, tinawagan ko yung bata. Sabi ko, saan ko siya pwedeng mapuntahan. Nagpasalamat na din ako. At sabi ko, kahit pa paano ay makapagbigay mo lang ako ng kaunting pabuya doon sa bata. Kwento ni John, katatapos lang niya mag-ensay sa eskwelahan nang mapansin nito ang ilang mga papel na lumilipad matapos dumaan ang nagmamadaling tricycle. Dito na niya nakita ang wallet na nahulog sa kalsada. Hindi naman daw siya nag-atubiling ipagbigay alam agad dito sa otoridad. Kahit po maraming laman po yung, yung wallet, hindi ko po naisip na hindi sa uli kasi po iniisip ko din po yung may-ari po na nawalan po kasi po kung nangyari po yun sa akin siguro po kapag hindi po naisauli sa akin yung bagay na nawala po sa akin parang mahirap po. Proud nanay naman si Jenny matapos mabalitaan ang kabutihang ipinamalas ng kanyang anak. Sobrang na-touch talaga ako. Nasabi ko proud mama ako kasi hindi ko po alam na nakapulot pala yung anak ko kung sakaling may mapulot sila. Mark Lavaro, Balitang Southern Tagalog. Babaeng patawid sa kalsada sa Batangas City na bundol ng motorsiklo. Pagdaan sa pedestrian lane, muling ipinaalala ng otoridad. Alamin yan sa report ni Denise Abante. Makikita sa CCTV footage na ito na ipinadala ng Traffic Development and Regulatory Office o TDRO ang isang babaeng nakadilaw na patawid sa kalsada sa Barangay Alangilan, Batangas City. Maya-maya pa, nabangga na siya ng paparating na motorsiklo. Natumba ang rider at ang pedestrian sa kalsada. Kaagad din namang dumating ang rescue team na siyang nagbigay ng first aid sa mga nasugatan. Ayon sa City Disaster Risk Reduction Management Office, kinilala ang nabanggang babae na si Ligaya Kapili, 64 anyos, habang ang sakay ng motorsiklo na si John Mariel Rufo, isang delivery rider. Tumanggi na ang dalawa na magpadala sa ospital. Minor bruises lang at saka abrasions, pero parehas pong hindi na nagpadala sa ospital. Ayaw mamihamin namang ipinilit at sinatid ng mga consequences or kung ano man, ay talagang matigil sila na hindi na. Nag-first aid naman pa.
Ayon sa isang traffic enforcer na nakasaksi sa aksidente, mahigpit na ipinagbabawal ang pagtawid sa hindi itinalagang tawiran. Mayroon din daw na footbridge na malapit sa lugar kung saan nangyari ang aksidente. Pinipilit namin doon na tawid, mayroon minsan hindi namin napapansin. Kami na talikod, naglalakad pa papunta-punta din eh. Biglang may tatawid eh. Hindi na maiwasan yung pangyayaring mga aksidente sila. Kaya ang ilang mga estudyante, mas pinipili ng dumaan sa footbridge. Para kasi mas madali. Sobrang mas para po safe. Para po mas mabilis. Opo, nagmamadali. Doon na po sa tamang daanan. Para sa senior citizen na si Aling Valerie, pinipili pa rin niyang tumawid sa kalsada kahit alam niyang delikado ito. Sinisiguro na lamang daw niya na walang dumada ang sasakyan bago siya tumawid sa kalsada. Ang layo eh, tsaka tuhod ko. Ako senior na. Oo, kumisan. Ayun, yun. Na pa rin eh. Kumisan doon ako na ano, nalapit sa kanya. Kuya, tawid mo naman ako. Dahil yung sasakyan. Pagpapaalala po, tumawid po tayo sa tamang tawiran, hindi lang po ito simpleng pagtupad sa batas trapiko, kung hindi ito po'y para na rin sa ating kaligtasan. Yun pong mga motorisiklo at mababagal sa sasakyan ay kinakailangang sakanang bahagi ng daan. Panatilihin po natin ang disiplina sa karasada. Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Narito na ang mga dapat abangan sa Maria Clara at Ibarra. Muling makikita ang dalawang Maria Clara na ginagampanan ni na Julian San Jose at Barbie Forteza. Malalaman na nga ni Clay na papasok na sa kumbento si Maria Clara. Mababago kaya niya ang isip ni Maria Clara? Paano na ang pag-iibigan nila ni Crisostomo Ibarra? At speaking of Crisostomo Ibarra, ano na nga kaya ang nangyari sa kanya? Makikita pa kaya siya ni Clay? Huwag BBTU mga kapuso, tutukan yan mamayang alas 8 ng gabi sa Maria Clara at Ibarra sa GMA Telebabad at Kapuso Stream on gmanetwork.com/kapusostream. Guro sa pagbilaw Quezon, kinagigiliwan ng mga estudyante dahil sa costume nito habang nagtuturo. Narito ang report ni Paul Hernandez. New year, new look ang teacher na yan sa Pagbilaw Quezon na nag-alak Captain Hook. Ang paandar na full costume na yan, ideya mismo ng 33 anyos na si Teacher Kel. Hook na hook tuloy ang mga estudyante sa lessons niya. Mula buhok, sombrero hanggang bigote talagang pinag-isipan. Effort! Yung activity ko po, since galing po tayo sa pandemic, and the activity is designed also to motivate and encourage participation among our students. Likas na raw sa kanya ang pagiging malikhain. Katunayan, karamihan sa mga costume party na dinadaluhan niya, siya mismo ang gumagawa. Gusto lang din daw niyang mas maging exciting ang pagtuturo sa classroom, kaya naisipan niyang mag-costume. It's also one way to promote the quality of teaching and service that we can give actually to our students. Buhos naman ang papuri ng mga netizen sa pakulong ito ni teacher. Pasado sa DepEd Quezon ang pagiging creative ni Teacher Kel. Pwede naman daw talaga ito. Anumang pamamaraan na makakatulong para mapataas ang interes sa pag-aaral ng mga estudyante, suportado ng DepEd. Ito po ay magandang senyales at magandang hudyat na healthy ang discussion sa loob ng silid-aralan. At alam po ba ninyo na mas natututo ang mga bata pag masaya sila sa loob ng classroom. Bukod sa pagiging Captain Hook, nagbibihis din ala chef si teacher. O di kaya naman ay reporter sa harap ng klase with coat and tie at improvised na mic. Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. The Greatest Pinoy Singing Battle is back! Muling mapapanood ang pinakabagong season ng The Clash sa January 22, 2023. Siguradong mas magiging exciting and jaw-dropping ang newest season ng The Clash. Bagong pasabog, bagong talento with a twist, bagong sorpresa, handog ng GMA Weekend Primetime Program. At higit sa lahat, ang The Clash 2023 ay pangungunahan ni na Clash Masters Julian San Jose at Raver Cruz. Siguradong en grande ang mga inihandang production number kasama ang The Clash Grand Champions Marian Osabel, Jessica Villarubin, Jeremiah Chanco, and Golden Canedo. Makakasama pa rin bilang The Clash panel sina comedy concert queen ay Aida Las Alas, Asia's romantic balladeer Christian Bautista at Asia's nightingale Lani Misalucha. Ang top 30 clashers na maglalaban sa kompetisyon ay mapapanood na sa social media ng The Clash. Kaya naman, Clash Nations, ready na ba kayo sa mas pinalakas at pasabog The Clash 2023 season? Lahat ng yan, abangan sa world premiere ng The Clash 2023 sa January 22, Linggo, 7:50 ng gabi sa GMA.
Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa rehiyon. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati na mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Kami ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Maninilbihan ng buong puso para sa Pilipino.